Simpatiko din kapatid, Brother Nelson Inyorga and Brother Joshua Armenta. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po doon sa mga pumapalakpak para kay Yahweh El Shaddai. Lalo po kayong pinapaganda at pinapagwapo ng Panginoon. Lalo na kung habang kayo pumapalakpak, tumatayo pa kayo. Amen? Kasi wala naman tayong ibang papalakpakan kung hindi ang ating Yahweh El Shaddai lamang. Amen? Kaya ang lahat ng ating gagawin, mga kapatid, no? Para lamang kay Yahweh El Shaddai yan. Amen? Yung pagpalakpak ninyo, yung pag-amen po ninyo na malakas, lalo na yung pagtayo po ninyo, ginagawa nyo yan para kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kasi ang sabi ng Panginoon, purihin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. May lakas pa po ba kayo? Lahat ng may lakas, tumatayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, taas natin ating mga kamay. At patuloy tayong sumamba sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Yahweh El Shaddai, ang ating Yahweh El Shaddai na sumasa atin ngayon sa ating kalagitnaan. Taas natin ating mga kamay at ibigay ang nararapat na pagsamba at pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay, purihin ang Panginoon. Ama, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos na buhay, sinasamba kita. Ama, Ama, di ka nagbabago. Ikaw ay laging totoo, tapat sa mga pangako mo, tapat sa pangako mo. Tunay nga Panginoon, sa'yo'y walang kadiliman, sa'yo'y walang kadiliman. Ikaw ang tunay na tanglaw ng buhay, ng buhay, walang katulad mo sa mundo, sa langit, walang hihigit sa'yo. O aking Diyos, sinasamba kita. Sambayin natin ang Panginoon, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Minsan pa, Jesus! Jesus, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah! Sinasamba kita, Jesus, di ka nagbabago. Jesus, di ka nagbabago. Ikaw ay laging totoo, tapat sa pangako mo.
tagumpay ng Panginoon. Sa'yo'y walang kadiliman. Papurit pagsamba para kay Yahweh El Shaddai, malakas na malakas sa palakpakan, malakas na malakas sa sigawan sa harapan ng Diyos. Hayaan natin na mapuno ang lugar na ito ng palakpakan, sigawan, papuri, pagsamba kay Yahweh El Shaddai, sapagkat ang biyaya ng Diyos, binubuhos niya ng siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah! Ay sumamba, amen. Huwag na mapatungkit-tungkit, lumapit na. Subukan ibigay handog na para sa kanya. Kaya iyon buhay mo pampakan. Itaas ang mga kamay, palakpak, bisa po, tayo na. Tayo na, hey. Ang lahat ay sumamba, magkatumpik-tumpik, lumapit na, sumukang ibigay, sumukang ibigay ang tungka para sa kanya. Diyak yung buhay mo, amen, ang papalaya. Katulad ng balong, katulad ng balong, kung sila kahit ako ibigay sa Diyos, tinalundang lubos. Sa Diyos, kinagod ang lubos. Pasa ka ba?
iyong kilala. Sisig, lingling, umaamaw pa mula sa tulungawan niya, hindi bubuhos na. Sisig, lingling, umaamaw pa mga tulad sa iyo. Sumigaw ang mga kapala! Lumunod na! Lumunod na! Dahil ang lahat ay sumama. Lahat ng pinagpala ni Yahweh, sumigaw!
Ipalakpak! Woo! Ipadya ka pa! Woo! Sumisigaw! Lumunod daw! Sumisigaw! Sasaya! Amen! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Masaya ba kayo? Walang ibang sasaya kung hindi sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Kahit maraming problema, limot ang problema, basta na sa harapan ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. At patuloy nating itaas ang ating mga kamay. Tunay nga, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Kahit anong mangyari, andiyan yan si Yahweh El Shaddai. Hindi na tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinababayaan. Taas natin ating mga kamay, palakpakan po natin na masaganang palakpakan ng Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Lahat ay nag-iiba tulad ng himig ng kanta. Biglang niluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo. Pangarap ko'y nabibigo. Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai na di nagbabago. Hallelujah. Ang lahat ay naiiba tulad ng ibig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo. Pangarap ko'y nabibig ko. Maging lakas ng puso ay naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo. O Jesus, pag-ibig mo. Ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. At sa kamay!
pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon, mula pa kahapon, at sa habang panahon, at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, haleluya, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Di nagbabago, di nagkukulang, di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang, ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, ang iyong pag-ibig na sa akin ay Panginoon, di nagbabago ang pag-ibig mo sa amin. Hallelujah! Di nagbabago ang pag-ibig mo sa amin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon, mula pa kahapon, sa habang panahon, sa habang panahon, ikaw lamang. Haleluya! Pangako mo, Panginoon! Pangako Diyos, aking panghahawakan. Pangako Diyos, ang tangi kong saligan. Diyos ang papuri ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Let us now bless the Lord.
Panginoon, sambahin, dakilain, pasalamatan sa lahat ng mga pagpapalang tinanggap namin sa iyo at itataas ang iyong pangalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming Amang sumasalangit, naguumapaw po ang kagalakan sa aming mga puso, bunga ng iyong walang hanggang kabutihan na patuloy naming nararanasan. Tanging sa iyong kapamahalaan, pamamatdubay at pangangalaga, kami ay nagpapaubaya at nagtitiwala. Ama, sa natatanging gabing ito ng aming pagtitipon sa lugar na ito, sa iyong kadakilaan at kabutihang walang hanggan, inaangkin po naming ibubuhos pong muli ang pagpapala na siyang magbibigay tugon sa lahat ng pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa. Bukas ang aming buong pagkatao sa pagkilos ng iyong banal at makapangyariang Espiritu sa banal na dakong ito, at wala kaming natatanging angad kundi ang maranasang muli sa araw na ito ang kapangyarihan niyang naghahatid ng himala at masaganang pagpapala na nagpapagaling sa anumang karamdaman. Nakapagpapabago ng buhay, nakapagpapalaya sa lahat ng tanikala ng pagkaalipin, at nakapagpapaahon sa aming mga kahirapan. Ang lahat ng pinanghihinaan, kalakasan na galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay na iyong ibibigay sa aming minamahal na punong lingkod upang kanyang ihayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na samahan po ninyo ng tanda at timala ang pagpapahayag na gagawin ng aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde.
na pangungunahan ng kanyang anak na si Brother Rene Villarde. Sa pamamagitan ng mga banal sa kaitaasan, kaisa ang inang Mariyang aming ina, ito'y aming inihiling sa makapangyarihang ngalan ni Jesus na aming Panginoon, at ito'y aming inaangkin at ihahayag ang Ama sa gabing ito'y naganap na. Amen! At amen! At amen! Purihin ang Panginoon! Natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark chapter 5 verses 21 to 43. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there,
Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, "I will be healed." Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched me?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid. Just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they all laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talita kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taong nang dinudugo.
at lubang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo na ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita, kumi, na ang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Paglakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Mark chapter 5, verse 27 to 29, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt her body, that she was freed from her suffering. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus, at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. May isang lalaki naghahanap ng trabaho. Eh di ba ang hirap makahanap ng trabaho ngayon? Wala siyang mapuntahan. Ang nagbibigay lang ng trabaho, of all places, alam niyo ko ano? Zoo. Hindi ko alam ang Tagalog ng zoo. So nag-apply siya sa isang zoo. Ang sabi ng zoo sa kanya, ang bakanting posisyon lang namin, yung posisyon ng matching. Kasi namatay yung alaga nilang matching, kaya wala nang matching sa zoo. Eh kaso, yung mga bata, mahilig dalawin yung matching. Kaya ang gusto ng may-ari ng zoo, kumuha na lang muna tayo ng tao, pasuotin natin ang costume ng matching, hayaan natin siyang, palipat-lipat ng puno. Di ba? Kumakapit sa baging, palipat-lipat ng puno. So, kung pwede sana, Mr. Applicant, yan na lang ang trabaho ang ibibigay muna namin sa'yo. Tapos, kasi yung mga bata, gustong pakainin yung matching ng saging at saka ng mani, pag pinakain ka, kakainin mo ha. Eh, ang hirap ng buhay. Tsaka wala na ibang mahanap na trabaho. Pumayag naman siya. Okay, sige po. Wala naman po akong ibang trabaho mahanap eh. So, pinasuot siya ng costume ng matching. Nagpanggap siyang matching. Nagtatarsan-tarsan siya doon sa mga puno. Papalit-palit ng puno. Tapos, pag lumalapit ang mga bata, pinapakain siya ng saging, kinakain naman niya. Pati ng mani, pati popcorn, kinakain niya. Eh, wala pang kalahating araw, nabusog na siya. Tsaka naramdaman niya, bumigat siya. So, somewhere later that afternoon, nung nagtatarsan-tarsan siya pala, palipat-lipat ng puno, nung pagdapo niya sa sanga ng isang puno, nabali yung sanga dahil sa bigat niya. Alam niyo kung nangyari sa kanya? Nung nabali yung sanga, nahulog siya sa hawla ng leon. Nahulog siya sa hawla ng leon. Ngayon, nagsisisigaw siya, saklolo, saklolo, kakainin ako ng leon. Eh di ba, nakasuot pa siya ng costume. Eto na ngayon yung leon, lumapit sa kanya. Tapos sinabi ng leon,
Huwag ka maingay, mawawalan tayo ng trabaho. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Nasaan si Maestro? Joy to the world! Merry Christmas! Ready? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a sleigh. Everybody, hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
partner. Our partner, tayo sa aming servant leader at sa ating pagpalakap. Lahat tayo'y nagdadala sa Diyos na iyo'y umasa at sumasampalataya na lahat ng ating hiling ngayon na ating nakakapin. Sa kamay. Sinong ibig panghimalaan ngayon? Okay, back to your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, don't worry. One plus one. Pangalawa ang sasabihin mo. Anong katapat ng worry? Okay, 1 plus 1, 3 plus 3. Bakit? Bakit pinagbabawal ang mabalisa sa halip ay maging masaya? Bakit? Sapagkat ang kabilisahan ay walang mabuting ibinibigay. Ang taong masiyahin, laging pagpapalain. So ngayon, sasabihin mo sa uli. Ha? Hindi, ganito ang sasabihin niyo sa uli. Ha? Sabihin mo, ngayon din, himala ng Pasko, tatanggapin mo na. Ulitin nyo nga. Himala ng Pasko, tatanggapin mo na. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
palakpakan para kay Yahweh at Shaddai. Ibalalang Pasko ay darating na sa lahat ng tao ay pagkampalataya. Ibalalang Pasko. Purihin, purihin ang Panginoon. Sino ang naniniwalang darating ang Pasko? Okay. Now, ito ang gagawin natin tuwing araw ng Sabado. Gusto niyong paghimalaan ng Pasko? Tuwing araw ng Sabado, gagawa kayo ng isang prayer request. May kalakip na pangako. Ha? Tutuparin niyo ang pangakong yun. At bago sumapit ang Pasko, lahat na kahilingan niyo darating sa inyo. Amen ba? Okay, taas ang ating mga prayer request para maka-uwi na tayo. At una sa lahat, hihingi po ko sa inyo ng isang panalangin para sa dalawang taong kailangan nila ang ating panalangin. Yung mga taong hindi nakakarating sa atin, kailangan ipanalangin natin. Ang dalawang taong ito ay kilala nyo. Ang isa ay ang ating Pangulo ng Bansa. Inamin niya na siya ay mayroon karamdaman. Subalit, ang isang hakbang sa paggaling ay yung pag-amin ng mga lihim sa buhay. Ang pangalawang tao na ibig kong panalangin nyo ay ang ating doktor dito sa El Shaddai, si Doktora San Juan. Nagkakasakit din pala ang doktor. So, nasa PGH siya ngayon at hindi ko alam kung anong kalagayan niya. Pero ako'y naniniwalang marinig man nila o hindi ang panalangin ito, at lahat na nakikinig ngayon na may karamdaman, gagaling ngayon din. Amen ba? Okay. Hindi natin ipapanalangin ang ating mga kahilingan sapagkat tinugon na yan. Nang kayo makarating sa gawain ito, ngayong gabi, lahat ng inyong kahilingan bilang pasalubong ay tinugunan ng Panginoon. Isang aral lang po ang pagninilayan natin ngayon na aking natunghayan sa tagpong ito ng dalawang himala. Popular ito sa mga pangaral, yung babaeng dinurugo at saka yung dalagitang namatay na pero muling nabuhay. Subalit may ipinakita sa akin ang Panginoon itong may isang mahalagang bagay na hindi pa natin napagninilayan ay ito. Walang taong lumapit kay Jesus na hindi pinagbigyan ng Panginoon. Walang taong kumilala kay Jesus na hindi tinulungan ng Panginoong Jesucristo. Amen ba? Lalo na tayo. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong katapatan at kagandahang loob. Kaya naman, sa lahat ng aking tinanggap at tatanggapin pa mula ngayon ay ibinabalik ko sa iyo ang papuring pasasalamat na walang hanggan. Samot dalangin ko po ng aming Pangulong Duterte ay inyo pong pagalingin sa kanyang karamdaman nang sa gayon ang kanyang tungkuling sinumpaan sa aming bayan
ay kanyang buong pusong magampanan ayon sa inyong kalooban. Gayon din po ang aming Doktora Cynthia Sanuan. Abotin niyo po ng inyong mapagpalang, mapaghimalang kamay at ibalik ang kanyang kalusugan nang sa gayon patuloy kanyang mapaglingkuran sa pamagitan ng gawain ito. Amen. Amen. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay. Sa bilang kong tatlo, tatlong ulit yung sasabihin, salamat kay Jesus, salamat kay Jesus, salamat kay Jesus sa lahat ng himalang tinanggap ko na at tatanggapin pa. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated for a while. At maikli lang po ang mensahe natin ito. Subalit ito po ay mahalaga at malaman. Bibigyan ko kayo ng isang example na inilapit po sa akin sa Taiwan noong isang araw. Isang pong mag-ina. Isa pong ina ang may dalawang anak na iniwan niya dito sa Pilipinas ng ibang bayan siya upang makapaghanap buhay at mapag-aral niya ang kanyang mga anak. Subalit, sa dikalaunan, usually, kapag ang nagkahiwalay ang pamilya, may sama ng loob na namumuo either sa ina o sa mga anak. Nasusundan niyo ba? So, may nagpasabi sa akin, Brother Mike, pwede bang maisturbo ka? Kako, bakit? Darating po ang aming mga kapatid dito sa Taiwan. Siya po ay nagbiyahe po ng 5 oras para lang mailapit sa inyo ang kanilang sularanin mag-ina. 5 hours ride from where I was to where they were. So, pagdating agad, pinagbigyan ko naman, pagdating agad, yung ina ang nagsalita. Brother Mike, umiiyak siya. Sa kanyang pag-iyak, hindi siya makapagsalita. Nakatingin sa akin, kako, huwag mo kong iyakan. Gwapo ako. Well, anyway, sabi ko sa kanya, ano bang problema niyo? So, nagsimula siya magkwento ng kanyang problema sa kanyang mga anak. Yung anak naman na dalaga ay nakikinig nandun sa tabi ko. Kako, ano bang problema mo? Well, sabi niya, yung aking anak na lalaki ay naging bakla na. Ito naman yung aking anak na babae ay sa tingin ko, palagay ko, tumboy na. Well, anyway, kako, anong kailangan mo? Kailangan ko niyang panalangin mo sila para sila magbago. Ang sabi ko sa kanya agad, baka ikaw ang kailangan magbago. Baka ikaw muna bilang isang ina ang magbago. So nagulat siya siyempre sa akin. Well, anyway, nang buksan ko po yon, nagsalita ngayon yung kanyang anak. Kasi ganito po yung Brother Mike. Ang akala ng nanay ko, ako ay tumboy na. Sapagkat yung aking kapatid na lalaki mapanganay
ay naging bakla. Ang tawag pangana, sabi ng ina, naging transgender na. Ang sabi naman ng bata, hindi po, mami. Hindi po naging transgender ang aking kapatid. Naging bakla lang. Bakit? Ngayon, sabi ko sa kanya, pakinggan niyo mabuti ito sapagkat ang isip ng ina ay may impluensya sa anak. At pangamba ng isang ina, agam-agam at sinasabi niya, ayon sa kanyang paniniwala, ay nagkakatotoo. Ang buti na lang, nung sabihin kong sa kanyang anak, magsalita ka ngayon, binuksan niya ang kanyang dibdib. Ang problema niya na nanay, wala sa akin, nasa sayo. Sapagkat walang tama sa aming dalawa, wala kang kinakampihan pag may nakarating sa iyong sumbong, kundi ang tama ang kuya ko. Ako laging mali. Naisip ko na niya, sa totoo lang niya, Brother Mike, naisip ko nang magpakamatay. Sapagkat walang halaga ko sa nanay ko. Pero mahal ko niya anyang nanay ko. At sinabi niya ito, Inay, hindi po ako tomboy. Gusto ko pong makapangasawa ng isang gwapong tulad ni... Well, anyway, ang sabi ko sa nanay, hindi ako nagkamali sa aking discernment. Pag kayo lumapit sa akin, alam ko na kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang may suliranin at may problema, kung sino ang may kulang. Well, anyway, kako, bakit kayo na rin? Magkasama ba kayo sa bahay ngayon? Ang sabi niya, hindi po. Ako ay nasa dormitory sapagkat ako ay nagtatrabaho sa isang factory. Ang nanay ko man na nasa Taipei, namamahala ng isang apartment yata o condominium doon. So magkahiwalay din sila. Iyan ang problema ng magkahiwalay na pamilya. Kako, nasaan ang tatay mo? Ang tatay manaman namin, iniwan kami. Iniwan ang nanay namin. Nang iwan niya ang tatay namin. Are you following me? That's why the basic problem of our society today is separation of families. Dahil sa paghahanap buhay. Hindi po masama ang maghanap buhay. Kaya lang, yung long separation ng mag-asawa at ng pamilya ay nagkakaroon ng pagitan na hindi natin malalaman. Haka-haka, hula-hula ang nangyayari sa bawat isa. Akala ko ay ganito, akala ko ay ganon. In other words, communication and confession is very important. So nang marinig ko po ang pagtatapat ng dalaga, kakao, ilang taong ka na ba, anak? Sabi, 31 years old na po ako. At ibig ko pong magkaroon ng sariling pamilya. In other words, hindi siya tumboy. Kako, mali ang haka-haka mo. Alam mo, ginawa ng ina, napaiyak siya at niyakap ang kanyang anak at ang sabi niya, Anak, patawarin mo ako sa aking pagkukulang sa iyo. Now, yan po ang sinasabi sa Bibliyang, Confess your faults or your sins one to another and pray for each other so that you may be healed. Yan, pinagsisimula ng kagalingan ng katawan, kagalingan ng isipan, kagalingan ng relasyon sa isa't isa ay pag-amin ng kakulangan ng sarili. Nasusundan nyo? Mahilig kasi tayong magtuturo. Ikaw kasi,
tatanda nyo, kapag nagturo ka ng isang daliri, tatlo ang nakaturo sa'yo. At ang isa ay nasa itaas. Ha? Ibig sabihin ito, God is our witness. Na ang nakikita mong pagkukulang ng kaharap mo, tatlo ang pagkukulang mo sa Kanya. Tatlong ulit ka magsisisi. Well, anyway, after the confession, nagyakapan sila at hinawakan ko ang kanilang kamay at kami nanalangin. Miracles of miracles, mula sa sandaling yon, nagkasundo ang mag-ina. At dahil sa ginawa ng Panginoon, nakalibre ko ng hapunan. Nag-blow out yung nanay niya, ha? Pinakain kami sa isang restaurant, bagamat gabi na at uwi pa sila sa kanyang pinanggalingan, kaya doon ko pinasimulan ang aral. Walang sino man nakikilala kay Jesus, lalapit sa Kanya na may suliranin na uuwing hindi pinagaling ng Panginoon. Kaya kami lahat ay nasiyahan, Sister Belen at ang aming makasamahan, sapagkat magkasama ang inang umuwing nasisiyahan. At ang sabi ko doon sa bata, nag-aatin ka ba ng El Shaddai? Hindi po. Nagsisimba naman niya ako. Alam mo, marunong talaga ang Diyos. Ang sabi ko sa kanya, kailangan mo ng taga-akay yung nasa El Shaddai na. Dumating yung isang kaibigan niya na matagal na sila hindi nagkikita. At ito naman ay kasamahan natin sa isang gawain doon sa El Shaddai. So nag-usap silang dalawa. Yung isa naman, 12 years na doon, kararating lang galing dito sa ating bansa sapagkat dito pa ako hinahabol niya. Nang malaman niya na nandun ako, so humabol din siya. Nagkita sila. Kako, ikaw naman, anumang problema mo? Brother Mike, problema ko asawa. Kako, may asawa ka na? Wala pa po. Gusto ko pong magkaasawa. So nag-usap silang dalawa. Kako, bago ka mag-asawa, akayin mo sa gawain ang kaibigan mong ito. Ikaw ngayon ang aakay para siya makalapit ng personal sa Panginoong ating pinaglilingkuran. Amen ba? So at least nakasundo sila. Ang problema lang nila, ang off nung dalawa, hindi magkasabay. May araw sila, pero ang pinapasokan nilang pabrika ay iisa. Magkahiwalay lang sila ng dormitory. So ang off ng isa, hindi sabay doon sa isa. Sabi ko, huwag niyong problemahin yan. Manalangin kayo sa isa't isa, magkakasama kayo sa gawain ng Panginoon. Amen ba? So ito po ang nagganap sa babaeng dinudugong ito. Na malimit nating mahingi, marinig ang kwento ng babaeng ito. Subalit, sa aking pagninilay, dalaw po, apat pong hakbang ang naginawa ng babaeng ito bago nakalapit sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Biblia, nang marinig niya ang mga sinasabi ng tao tungkol kay Jesus. In other words, hindi pa narinig ng babaeng ito si Jesus. Hindi pa nakikita ng babaeng ito na naubusan ng kanyang yaman sa pagpapagamot dahil sa kanyang pagdurugo for 12 years. Hindi pa niya nakikita si Jesus. Hindi pa niya naririnig si Jesus. Narinig niya ang tungkol sa sinasabi ni Jesus
at sa ginagawa ni Jesus sa mga tao sa pamagitan ng mga kwento-kwento at patotoo ng mga taong nakalapit na kay Kristo. Ganyan po kahalaga ang ating mga patotoo sa buhay. Nagkaroon ng ganitong gawain dahil sa aking patotoo sa ginawa sa akin ng Panginoon. Ang patotoong yon ay narinig ng mga tao at pinaniwalaan ng mga tao. Sila rin ay kusang loob na lumapit kay Kristo. Kusang loob na lumapit kay Kristo. At dito ipinakita sa akin ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, na walang sino mang lalapit kay Jesus na nakarinig ng kanyang sinabi at ginawa na hindi pagpapalain ni Jesus. Amen? Sino ka man, ano man ang inyong reliyon, ano man ang inyong paniniwala, kung nakarinig ka ng mabuting balita tungkol kay Jesus at tungkol sa ginagawa ni Jesus sa pamagitan ng ibang tao na nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, ang unang gagawin mo ay magbabagong isipan. Magbabagong isipan. Dati, nakatuon ang babae sa kanyang malubhang kalagayan. Palubha ng palubha sapagkat lahat na doktor ay kanya nang nilapitan, naubos na ang kanyang kayamanan, pero lalo na siyang lumalala. Ano sa tingin niyo ang pakiramdam ng taong yon? Mamamatay na. Wala nang pag-asa. Subalit nang marinig niya ang usap-usapan tungkol kay Jesus, tungkol sa mga sinasabi ni Jesus at tungkol sa mga ginagawa ni Jesus, nagbago ang kanyang isipan. Nagbago ang kanyang isipan. At ganito ang direksyon ng kanyang isipan. Sabi sa Biblia, she thought in her heart. Napag-isip-isip niya, ako kaya lumapit kay Kristo. Makalapit lang ako at mahipo ko ang kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. So anong nagbago? Ang unang nagbabago sa taong nakaririnig ng mabuting balita tungkol kay Kristo ng salita ng Diyos ay pagbabago ng isipan. Yung isipang nawawala ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen ba? Pangalawa, sa pagbabago ng isipan, nagbabago ang pananalita. Kaya nawika niya, makalapit lang ko sa taong ito at mahipo ko ang laylaya ng kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. Hindi sinabi ng babaeng, mamamatay ako. Noong una, yun ang bukang bibig niya. Tuwing isang duduguin, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Totoo hindi? Nanghihina na ako. Nanghihina na ako. Matanda na ako. Matanda na ako. Pangit na ako. Pangit na ako. Narinig niyo ba sa bibig ko yon? Anong naririnig niyo? Kaya ang tingin niyo ay? Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Pangalawa, nanatili ba siyang ang babaeng nakinig sa mga usap-usapan? Basta niya ba sinabing, lalapit ako at ihipo ko ang damit niya at ako'y gagaling? Ano ang ginawa niya? Lumapit. Ginawa niya ang naisip niya, sinabi niya, ginawa siya.
ginawa niya. Hindi niya sinabing, napakalayo naman ang ambel. Nandito ko sa Pampanga. Baha pa kami, Brother Mike. Pwede bang ikaw na lang ang pumunta dito? Hindi. Kung anong naisip niya, pinaniwalaan niya, sinabi niya, at ginawa niya. Ngayon, gagaling kaya siya kung hindi niya ginawa ang naisip niya at sinabi niya? Tsak hindi. Maraming taong nakarinig ng mabuting balita, nakaisip ng mabuti, pero hindi naman sila tumayo at nakipagsiksikan upang maisagawa nila ang kanilang iniisip, pinaniniwalaan tungkol kay Jesus. Amen ba? Sa Hong Kong, binahagi ko po ang four pillars of our faith. Apat na haligi ng ating pananampalataya. Ibig sabihin yan, tapos na tayo. Papapatuloy natin ito, pero babanggitin ko sa inyo. The four pillars of our faith that makes miracles happen. Ang apat na haligi ng ating pananampalataya na nagiging sanhi ng mga himala ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong ko sa inyo, ibig niyo bang paghimalaan ng Diyos? Yeah. Araw-araw? Yeah. Now, the first pillar is hearing. Pakikinig. Ano ang narinig ng babae? Ang mabuting balita tungkol sa sinasabi at ginagawa ni Jesus. Nanalig siya. Sa pamagitan ng pakikinig, nagbabago ang ating paniniwala. Pangalawa, paniniwala. Paniniwala. Kung anong marinig mo, laging maririnig mo, siyang paniniwalaan mo. Kaya laging sinasabi ko sa inyo, huwag niyong sasabihin sa inyong mga anak na bobo sila. Pangit sila. Sabihin niyo, matalino ka anak. Maganda at gwapo ka anak tulad ni. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, pakikinig, paniniwala. Ang pangatlo ay pagsasagawa. Doing. Kung anong pinaniwalaan mo, gawin mo. Narinig mo, pinaniwalaan mo, gawin mo. Para masubukan mo kung totoo. At totoo lahat ang sinasabi at ginawa at ginagawa, patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. And the fourth is, ano? Prayer, pananalangin. It starts with confession. Your prayer must start always with confession. Sinasabi sa Biblia, confess your sins one to another and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang panalangin ng taong matuwid, paano tayo magiging matuwid? Walang matuwid sa paningin ng Diyos sapagkat lahat na nagkasala. Subalit sa sandaling tayo ay makinig, manalig, at isagawa ang ating narinig tungkol kay Jesus,
tayo ay nagiging matuwid tulad ni Jesus. Ang ating pakikinig, ang ating pagiging matuwid ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pananalig, pakikipag-isa sa ating mabuting Diyos. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tanong. Ano sa tingin nyo ang iniisip ko ngayon? Ako alam ko ang iniisip nyo. Gusto kong malaman kung kahit anong iniisip ko sa Sabado. Sa kamay. Tatandaan nyo, dalawang tao ang lumapit kay Jesus sa ebanghilyong ito. Ang unang lumapit ay ang tatay ng dalagitang nasa bingit ng kamatayan. So, sinamahan ni Jesus. Doon ko hinango ang inspiration tungkol sa walang taong lumalapit kay Jesus na hindi niya pinagbibigyan. So along the way, naantala ang Panginoon. So don't be surprised why some of our prayer requests are not coming. Alam niyo kung bakit? Marami ang may kailangan sa Panginoon.
Amen. Ang mahalaga ay ang ating pananalig na hindi gigiwang-giwang. Hindi nadadala ng usap-usapan ng mga walang pananalig sa Diyos. So along the way, naantalas ang Panginoong Jesucristo bago pumunta, makarating doon sa bahay ni Jairo. Nang papalapit na sila, dumating ang masamang balita. Tatandaan nyo, bago gumanda ang panahon, sumasama muna ang panahon. Lumalala. So, nagrarating ang balita, narinig ni Jesus. Ang sabi ng mga katulong na galing sa bahay ni Jairo, huwag mo nang abalahin si Jesus. Patay na ang anak niyo. Anong sinabi ni Jesus kay Jairo? Huwag kang matakot. Basta't manalig ka. Basta't manalig ka. Lumalala ang kalagayan mo, huwag kang matakot. Basta't manalig ka. Sapagkat walang taong lumapit kay Jesus, lalo na kung malayo ang pinanggagalingan. Kaya huwag yung sasabihin, makinig na lang ako sa bahay. Hindi po sapat yan. Patunayan mo may pananalig kay Jesus. Kung saan nagmumula ang usap-usapan ng himalang ginagawa ni Jesus, puntahan mo personal. At makikita mo. So, dumating si ang Panginoon, sinama ang kanyang mga alagad at si Jairo sa bahay. Nag-iiyakan na simpre doon sapagkat sa tao, patay na talaga yon. Patay na. Ang sabi ng Panginoon, bakit ba kayo nag-iiyakan dyan sa labas? Patay na niya bata? Hindi patay. Sa Panginoon, walang patay. Lahat ay buhay. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay na buhay. Ang sino mang sa kanya ay manalig at manampalataya ay hindi na mamamatay. Ang sabi ng Biblia. Amen ba? Ang kailangan lang manalig tayo ng tapat. Huwag tayo mag-aalinlangan. Don't change your mind from hopefulness to hopelessness. Always be hopeful that your miracle is coming your way. Amen ba? At iyon lang nga ang napatunayan ng Panginoong Jesucristo, kahit patay na ang damdamin mo sa boyfriend mo, bubuhayin ni Jesus yan. Amen ba? Kahit patay na ang damdamin mo sa mister mong sumakalimang bahay, kayang-kayang buhayin ng Panginoon yan. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Ang sabi ng iba, Brother Mike, patay na sa akin yon. Patay sa'yo. Tatandaan nyo, nang kayo ay pagsamahin, narinig yung sermon ni Bishop Mercado, hindi kayo ang nagsama. Ang Diyos ang tumawag sa inyo para kayo pagsamahin. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao. Paghiwalayin man sila ng tao, muli silang pagsasamahin ng Diyos. Amen ba? Kaya always be hopeful. Fill yourself with hope. Yan ang ibig sabihin ng hopeful. Always be filled with hope rather than hopelessness.
Kaya ako ay umaasa sa gawain ito na lahat na tinawag at lumapit sa Kanya sa Panginoong Jesucristo ay pagpapalain. Amen ba? Tasa ka ba nyo? Lahat na darating ngayong Sabado at hindi a-absent tuwing Sabado, kahit umabsent ng Martes, okay na lang yun. Pero yung nakakararating ng Martes, doble ang pagpapala. Asa kamay nyo, sabihin nyo, the greater the sacrifice, the greater the blessing. Amen ba? Okay. Pagtapong ko sa inyo, yun ang sisigaw nyo. The greater the sacrifice, the greater the blessing. Ibig sabihin, kung may time ka man lang, pumunta ka sa araw ng Martes. May special na pasalubong sa araw ng Martes. Amen ba? Yung iba niyang may itatabi na natin yan. Ako may panalangin sa lahat na darating dito sa Ambel, saan man sila nang galing, baguhan man o datihan, may himalang tatanggapin. Anong isisigaw nyo? God bless you.